fuegos artificiales. CEO Telemundo Ford. Matapos mabigong sungkitin ang IBF World Lightweight title kontra sa Mexicanong si Ulysses Solis, ay namahinga sa pagbuboxing ang Pinoy na mahigit sa 3 taon. At sa kanyang pagbabalik, ay makakalaban niya ang El Nene ng Puerto Rico na si Alex Sanchez. At sa laban nga na ito, ay nakataya ang interim belt ng WBC Latino Fly title. Ang Pinoy na tinaguriang The Bomber Boyet ay walang iba kundi ang kapatid ni Nonito na si Glenn Donaire. At sa laban nga na ito ay bitbit niya ang kartadang 17 wins with 9 knockouts na may 4 na talo at 1 draw. At ang Puerto Rican boxer naman na si Alex Sanchez ay may record na 31 wins with 21 knockouts na may 7 talo at 1 draw. Umpisa na ng round mga bay, at sa pagtatapos nga ng 3 taong pahinga sa boxing ay hindi natin makikitang kinakalawang na itong ating kababayan. Maliksi at masipag pa rin ito sa mga basic moves ng laro, at dito nga rin ay makikita nating kakayanin ng Pinoy ang kalaban. Nagkaroon nga lang ng ilang unang problema sa maikling kalaban dahil hindi makapasok ang mga pulidong suntok ni Donaire at mga pagkakataong na counter ang Pinoy at tinatamaan sa panga. Sí, la titular, y bueno, hay muchos, muchas esperanzas, por cierto, de los alimentos y suplementos no tienen también, muchas marinas en la esquina del ex campeón mundial puertorriqueño. Nahirapan mang makapatama ng Pulido si Donaire sa unang round, ngunit totoo ang kanyang palayaw sa pagka-bomber boyet at natikman nga ng kalaban ang lakas ng Pinoy dito sa round 2. El jab, oh, el gancho durísimo al cuerpo por parte de Sanchez, otra vez el gancho de... de sacar provecho Jesse de su mayor alcance, okay. Esto lo hemos visto en óptimas condiciones ya en gimnasio allá en Ponce. Oh, con la zurda y la derecha, la zurda, el gancho del boricua, el gancho a la parte, a la zona hepática, a la derecha otra vez del Nene Sánchez, el gancho izquierda, fíjate, le quitó las piernas de pronto a Donaire, y Donaire ahora ripostando con todo también. Juegos artificiales en boxeo Telemundo Ford. ¡Wow! ¡Qué zurdazo del Nene Sánchez! Ang unang knockdown mga bay ay mula sa right cross ni Donaire na tumama sa panga ng Puerto Rican at nahilong nga ito. At matapos bilangan ng referee ay binanatan muli ni Donaire ang kalaban hanggang sa bumagsak ulit ito. Dalawang beses bumagsak si Alex Sanchez sa nakaraang round mga bay, at nakakasiguro si Glenn Donaire na nahihilo pa ang kanyang kalaban kung kaya't pinaulanan niya ito ng walang humpay na suntok. Pues el primer knockdown se tenía que haber defendido un poco más Sánchez. Lo que pasa es que Sánchez es un boxeador un poco... Y que no se confíe, porque cuando menos se lo imagine, el boricua tiene una gran pegada. Es verdad que ya son 36 años de edad, pero la pegada... Cuerpo por parte del Nene Sánchez. Una gran batalla. Oh, otro derechazo, esa sí, el chico fue más de Donaire que de... Buen intercambio en el centro, ambos trabajando. El cuerpo de una...
gancho de izquierda. Qué buena, lógicamente, eso es lo que tiene que hacer Donaire, pelear a esa distancia. Ahí es donde lo quiere. Bago nga matapos ang round 3 mga bay, ay tuluyan ang nakarecover ang Puerto Rican at nakipagpalitan ito ng suntok kay Donaire. At sa pagpasok ng round 4, ay papitik-pitik na lang muna si Donaire ng suntok at hindi muna ito nakikipag-brawl para makaiwas sa counter ng kalaban. Wala pang malinaw na round na nasungkit itong si Alex Sanchez, kung kaya't dito sa round 5 mga bay, ay sinubukan itong makagawa ng opensa. Subalit ito'y napaghandaan na ng kampo ni Donaire, kung kaya't papalapit pa lang si Sanchez ay binubomba na ito ng suntok ng ating kababayan. Claramente a todo deporte, René, en la cadena Telemonterrey y desde Dallas con el anticipo de la gran final en México y también del clásico Giants Cowboys de la NFL. Y luego el domingo, la gran final, Tigres Santos, seguido inmediatamente después por la NFL. Aquel que presenta también de regreso Alex el Nene Sánchez, no mucho más. Ahí suelta el gancho izquierdo al cuerpo. Hindi na halos makaporma itong kalaban mga bay. Sa estilong ginagawa ni Glenn Donaire na aatras pagkatapos gumawa ng 1-2 combination ay hindi nabibigyan ng pagkakataon ng kalaban na makapag-counter. Nakapanlulumo sa Puerto Rican ang ganitong taktika mga bay at makikita nating sa ganitong galaw ay bihasa ang ating kababayan. Óigame lo que le dieron el SA para que cualquier otro boxeador no se hubiese levantado. Por eso una figura tan popular en Puerto Rico y entre los aficionados. Ha parado, ¿no? Oh, metió la zurda ahora el Nene. Con mucha fuerza. Ahí lo tiene en la esquina, que es donde lo quería. ¡Ah! Suena la campana y finaliza. Hanggang dito sa pampitong round ay hindi pa rin malaman ni Alex Sanchez ang gagawin mga bay. Nagmukha pa rin itong punching bag na inikot-ikutan ni Donaire sa pagsuntok. May mga pagkakataon mang pumapasok si Sanchez para kumonekta, pero ito'y hindi mapanindigan dahil sa magalaw itong Pinoy at walang kapaguran sa pag-jabs. Entonces aquel cuando aquello Glenn, que estamos viendo ahora, estaba peleando, estaba muy activo, pero al separarse su hermano, él se quedó con su padre. Oh, buen gancho en el cuerpo. Era un electricista de boxeadores, su más trabajo, y él tiene una spot. Dice que lo único que quiere es una oportunidad para ser campeón del mundo. Se ha preparado muy bien físicamente, está fresco, tocó en movimiento. Ese movimiento correcto, que era atacar al cuerpo, la producción de golpes del Nene Sánchez. Buena combinación, ¿no? Nakita ng ama ni Glenn Donaire na kaya ng kanyang anak na tapusin ang laban dito sa round 8, kung kaya't mas lalong pinaigting ng Pinoy ang ginagawang pag-atake. Dito ngay, hindi lang 1-2 combination ang ginagawa, kundi hanggang 4 ng kombinasyon para lumpuhin ang kalaban. Se cuidan bien los boxeadores. Recuerden, amigos, inmediatamente después de este combate. Oh, qué buen gancho por parte de Donaire. Y si bien los dos vienen de un descanso, que el Philly mejor el timing que Sánchez. Sánchez se ve que no ha estado activo, pero apostando a un golpe que
Concluye el octavo. Mag-uumpisa na sana ang round 9 mga bay, pero umayaw na si Alex Sanchez sa takot na baka dito na siya manakout. At matapos nga ang laban na ito mga bay, ay tuluyan ng nagretiro ang pambato ng Puerto Rico na si Alex Sanchez. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat. Todavía estuviera en la pelea, bueno, está bien, le está...